Ayan, nasa part 2 na po tayo, na nakat po siya kanina. So, ang importante lang po sa atin ay ready po ang ating mga puso sa pagdating ng ating Diyos. Kaya nga po, hindi na po tayo dapat na nakakaranas ng bitterness sa puso natin. Huwag na po natin yung hayaan na magstay sa heart natin. Hindi na po tayo dapat nakakaranas ng mga jealousy. Hindi na po tayo dapat nakakaranas ng hatred. Alam ko na normal pa rin yun sa atin kasi mga nandito pa tayo sa mundo. But as much as possible po talaga, kung tayo po ay napoprovoke na magkaroon ng mga ganitong emotions or feelings, alisin na po natin yan sa ating puso. Alam niyo po kung bakit. Sana po wag tayong haadat na ng Panginoon na punong-puno ng galit sa puso natin. Kumbaga po, i-ready na po natin yung ating mga sarili as if it is the last day of our life. Yun po yung maging attitude natin na every time tayo po ay every morning nabubuhay at tayo po ay napoprovoke, na magalit, isipin lang po natin na dapat ay lagi tayong aware sa pagdating ng Diyos na anytime he can come. Sabi nga dito sa Revelation 16 verse 15, sabi niya, "Look, I come like a thief. Blessed is the one who stays awake and remain clothed, so as not to go naked and be